At ang lahi ni Batara patuloy na umusbong at dumami hanggang sa bigyan sila ng sariling komunidad. Tinawag itong Beying Village na ang ibig sabihin baryo na nasa hilagang bahagi ng libingan. Dito binigyan sila ng pagkain at mga bukirin at kahit pa nga hindi na si Yongle ang emperor ng China, nagpatuloy ang pagsustento ng gobyerno sa kanila. Ngunit nang unti-unting bumagsak ang Ming Dynasty, unti-unti ring nabawasan ang sustento sa kanila ng gobyerno hanggang sa mawala ang kanilang mataas na estado ng pamumuhay. 600 taon mula nang mamayapa si Batara, mayroon na ngayon siyang halos 6,000 descendant na namumuhay pa rin sa China, na ang mga apelyido, An at Wen, na sinunod sa ninuno nilang sina An Dulu at Wen Hala. Bagaman nilisan na ng ilan ang Dezu, ang 200 sa kanila patuloy pa rin daw na naninirahan sa Beying Village. Kabilang na ang 55 taong gulang na si An Yechung mula sa 17th henerasyon ng mga descendant ni Batara at ang 68 taong gulang na si Wen Haijun na mula naman sa 18th henerasyon. Ang mga descendant na ito ni Batara ipinanganak pawang mga Chinese citizen at kultura na ng mga Chino ang niyakap at nakagisna nila. Pero kahit pa hindi na makikita sa kanilang pisikal na anyo ang pagiging Pinoy para sa kanila, nananatili pa rin ang dugong Pilipino. Nang maimbitahan sila ng Chinese-Filipino community na kaisa para umuwi sa lupang sinilangan ng kanilang ninuno na si Batara, hindi na sila nagdalawang isip pa. Si An Yanchun at Wen Haijun, isa sa 3 Chinese descendant na kauna-unahang nakapunta sa Sulu noong 2005 sa pagtapak nila sa Pilipinas. Tila ba nakauwi na rin daw sa kanyang tahanan ang namayapa nilang ninuno makalipas ang 600 taon. This is supermarket is owned by the descendants. We can to went in and to find the who is descendant. Hello. There's a Sulu hat. Yeah, please come in. This is the generous thing Philippines. Sulu hat. Sulu hat. Yeah. Ooh. You see the T-shirt? Oh, the gate Port Santiago. Yes. Very Filipino. See? Okay. These are the 2 descendants. Yeah, 2 descendants. One and two, the so. Names? Her name is Wen Haijun. And her name is An Yanchun. They are 18 descendants. 18 descendants. Yeah. I'm Cesar Apolinario. I wonder. Si. Okay. Ang pagbisita ni An Yanchun at Wen Haijun sa Pilipinas noong 2005, talaga namang hindi raw nila malilimutan ang mga naiuwi nga nilang Pinoy souvenir mula sa pagbisita sa Pilipinas. Lubos daw na pinahahalagahan An Yanchun at Wen Haijun. Ang suluhat nga na ito at Port Santiago T-shirt. Suot pa ng 2. Kukwento ko lang muna kasi yung t-shirt na yun, yun lang daw yung pamana na nabigay sa kanya from the Philippines sa 2005. Lagi niya raw suot. Parang kinikilabutan nga ako yun. Kaya niya sa akin. At may gusto rin silang matutunan na Tagalog word. Una muna, pogi. Pogi means handsome. Pogi. Mahal kita. Mahal kita. Makalipas ang 600 taon, buhat ng mawalay ang mga descendant ni Batara sa lupang pinagmulan ng kanilang lahi. Marami na sa kanya mga Chinese at Pinoy descendant ang nagkakilala at nagkatagpo. Bukod sa pagtira malapit sa libingan ni Batara, ang angkan ng An at Wen, pinananatili rin daw ang mga nakagawian at paniniwala ng kanilang mga ninuno. Tulad ng kanilang reliyon na Islam, kaya ang kinalakihan nilang kainin, mga pagkaing halal. Mayroon din silang sariling mosque na nakatayo malapit mismo sa libingan ni Batara. Mga kawander, narito ako ngayon sa harapan ng isang mosque na ginawa para kay King Batara. Sa napakatagal na itong mosque na ito, nung panahon pa ng end part ng Ming Dynasty.
Ayon kay Anjing, ang hinahangaan daw nilang mga kaapu-apuhan ni Batara na hanggang ngayon, sa susunod pang mga henerasyon, mamamana pa ito ng kanilang mga magiging angkan. 因为我是这个苏鲁王第十九代这个后裔，所以住在这个北京村，开心啊，而且非常的自豪，也非常的骄傲，骄傲开心，特别想去菲律宾。